Maaga akong gumising. Kagabi nakapag-muni-muni ako nang makatulog na si Laurie. Binabala ko sanang magpaalam na para makauwi na kami kila Mommy. At bala ko din na ipaalam sa kanilang hindi kami tuloy umalis ni Laurie. Para na rin hindi na sila mag-aalala, ngunit hindi ko ginawa. Hindi ako tumawag dahil alam ko ngayon palang makakasama ni Silencia ang anak niya. Nais ko munang mabigyan sila ng moment sa tahimik na lugar na ito. Hahayaan ko muna siyang tuluyang kuhanin ang loob ni Laurie. Isang linggo lamang ang ibibigay ko at pagkatapos ay magpapaalam na kami. Nagluto ka na pala? Ah, oo. Sanay naman ako. Sa Canada kasi panay akong nagluluto ng Filipino dishes para ramdam pa rin ni Laurel yung Pinas. Parang nasa Pinas pa din siya dahil sa mga hinahain ko. Maupo ka na, patapos na ako. Paliwanag ko bago hininaan ang apoy dahil maluluto na naman ang kare-kare. Naghalungkat na ako sa refrigerator mo, pasensya na. Hindi na ako nakapagsabi. Dagdag ko pa. No, it's fine. Feel at home, Claudia. Hindi mo kailangan mag-iwas. Wala na tayong galit sa isa't isa, kaya walang dahilan para umiwas ka. Hindi pa rin ako nakakahingi ng tawad sa mga inasal ko sa'yo. Napabuntong hininga si Zelensky. I know, hindi ako naging mabuting tao at ama sa anak natin. I'm sorry for being selfish. Inaayos ko na ang lahat, ngayon maging ang sarili ko. Hindi ko maitatama lahat, pero pwede kong palitan ng magagandang memories ang nakaraan natin, Claudia. Oo naman. Ngumiti ako. We can be friends, Zelensky. Ex ko nga, naging matalik kong kaibigan eh. Ikaw pa kaya? Everyone deserves a second chance. Lahat ng tao nagbabago, depende na lang sa pagbabagong yun. Doon tayo magbase. Nilagay ko sa mangkok ang kare-kareng niluto ko at inilapag sa table. Tikman mo to. Kaya ba binigyan mo ng second chance si Diego? Hindi ako nakasagot agad. Why not? Imbis na sumagot ako ay nagtanong din ako. Kayo na ba? Hindi. Mabilis ngunit tipid kong sagot. Hindi pa. Dagdag ko bago nag-iwas ng tingin. Gusto ko maramdaman kung ano yung feeling na may humahabol. Gusto kong buksan ulit ang puso ko sa tamang tao na, this time. Gusto kong maranasang habulin. Napakamot ako sa bato. Sempleng, problema lang yan. Pahabol ka sa aso, Claudia. Walang emosyong sabi nito bago tinikman gamit ang kamay. Napadaeng si Zelensky dahil napaso siya. Kung hindi ba naman lutang eh, isaw-saw ba naman ang kamay sa kakalutong kare-kare? May spoon na nga eh. Turo ko sa kutsara nakalapag sa table katabi ng mangko. Lumilipad yata isip mo. Naiiling na sabi ko pa. Kainis. Rinig kong bulong nito. Ikaw kasi eh. Tinitigan niya ako. Nawawala ako sa sarili dahil sa'yo. Kinakabahan ako na ewan. Sabi pa nito bago nagtungo sa lababo upang maghugas ng napaso niyang kamay. Nilapitan ko siya at nilagyan ng toothpaste ang kamay niya na namula. Naisawsaw kasi niya ito as in buong kamay. Sobrang lutang lang no? Sabi nila para malamig at hindi humahap dilagyan nito. Sabi ko nang makita ang takang-taka sa Zelensky sa ginagawa ko. Then, hipan lang daw. Hinipan ko ito. Kiss mo na din. Natigilan ako at napatingin kay Zelensky. May sinabi ka ba? Wala, sabi ko, okay na ako. Malayo sa bituka. Napatanga ako bago umakyat sa hagdan patungo sa kwarto upang gisingin si Lauren. Ngunit gising na pala ito at bihis na bihis. Ah, ano ka? Mommy naman eh. Makto ni Lauren. May gala kami ni Daddy Z, di ba? Daddy Z? Mukhang nahihirapan itong banggitin ang phone name ni Zelensky kaya naman, Z na lang for short. Talino mo anak. Pinisil ko ang kanyang pisngi. Eat your breakfast bago kayo umalis. Kita kong napakunot noo si Zelensky at Laurel. Sabay pa ito at hawig na hawig kaya naman pigil akong matawa. Bakit ganyan itsura ninyo? Hindi ka sasama, Mommy? Oo nga, hindi ba? Segundang tanong ni Zelensky. Kasama ba ako? Banding nilang mag-ama yun eh. Sama ka. Seryosong sabi ni Z bago nagsimulang kumain. Nagulat ako nang maibuga ni Laurel ang kinakain niya. Sorry, Mom. I don't want to be mean, pero salty po kasi at hindi masa. Hindi na nakapagpatuloy si Laurel nang magsalita si Z. Ayos lang naman, baka hindi mo lang gusto yung taste, anak. OMG! Napatitig sa akin si Laurel. Tinawag niya akong anak, Mom. You hear that? Bulong ni Laurel.
Saya ang naramdaman ko nang marinig ko ang pagtawag ni Z ng anak kay Laurel. Pero mabalik lang sa kare-kare na pasulyap ako kay Z na parang sarap na sarap pa. Masama ba talaga ang lasa? Kumuha ko ng kutsara at tinikman. Muntik na akong mahimatay sa lasa. Hindi nga masarap, Z. Bakit mo kinakain yan? Huy, stop eating. Taste good for me. Ubos ang kare-kare ang nilagay ko sa plate nito. He eat your kare-kare, Mom. Sweet po niya, parang may crush siya sa'yo. Mas nakaagaw ang atensyon ko sa sinabi ni Laurel. Anak, huwag maarte. Kare-kare lang yan. Pagtatama ko. Agad akong bumaba dahil naiwan ko ang aking phone. Nakita kong hawak ito ni Z at may kausap. Kinalabit ko si Z upang alamin kung sino ang tumawag. She's fine, don't worry. We're good now. Bye. Binaba na ni Z ang call bago inabot sa akin. Si Jegon Ball. Just kidding. Jego mo tumawag. Jegon Ball kanina, ngayon Jego ko na. Hindi mo kailangan sagutin, mas mabuting wag. Masayang magkausap si Laurel at Z, daddy and daughter bonding habang ako third wheel. Hiyang-hiya nga ako eh, para akong pupunta ng Baguio sa suot ko. San pala tayo pupunta? Kahit saan mo naisin, baby girl. Napayuko ako, sana talaga naiwan na lang ako sa bahay tapos ay natulog. Inis na reklamo ko. Laurel, huwag masyadong madaldal, nagda-drive siya. Saway ko. Hayaan mo lang, I enjoy our conversation. Sagot naman ni Z na nakatanggol agad sa anak. Akala ko si Jego lang ang mag-i-spoil kay Laurel. Mas masahol pa pala yung ama. Picture. Excited na sigaw ni Laurel bago iaya ang kanyang ama na iset na ang camera na aming dala. Ako na lang mag-picture sa inyo. Alam ko bago kukunin ang cam na magsalita si Laurel. Gusto ko lahat tayo. Kayo na lang. Sumimangot ito. KJ si mommy. Napabuntong hininga ako. Huwag mong i-post. Pangit ako sa cam. Ikaw ang pinakamaganda. Binobola ako ni Z? Hindi ako bola. Huwag mo akong paikutin. Sabi ko bago pilit ang ngiti nang maiset na ang camera. Nagulat na lang ako nang akbayan ako ni Z habang si Laurel ay nakahawak sa bewang namin ang magkabilang kamay nito. Para tayong isang masayang pamilya. Soon, anak. Bulong ni Z bago napasulyap sa akin. Gutom ka na? I know a place yung masarap kainan. Nagtungo kami sa tinutukoy ni Z. Tama si Laurel. Parang totoong isa kaming masayang pamilya. Napangiti ako habang nagkakasayahan na naman ang mag-ama. Tama na. Saway ko. Pray mo na Laurel sa foods natin. Utos ko. Maikling panalangin ang ginanap bago kami kumain. Matapos gumala maghapon ay ginabi na kami. Agad itong idiniretso ni Z sa kwarto at kinumutan. Pahinga ka na din. Sabi ko bago mahihiga na sana nang pigilan ako ni Z. Usap muna tayo. Tumango ako bago lumabas. Nagtimpla ako ng kape at inabot ang isa kay Z. Salamat sa araw na to. Ang saya ni Laurel. Sabi ko babawi ako. Hindi mo kailangan magpasalamat, Claudia. Humigop muna ako ng kape mula sa tasa. Basta salamat pa din. Nakangiting sabi ko bago napabuntong hininga. Sabihin mo na sa kanya ang totoo kung sa tingin mo kaya na niyang tanggapin. Hindi pa sa ngayon, may gagawin pa akong importante. Sagot ni Z na ikinakunot ng aking kilay. Hindi ko sasabihin, secret lang. Dagdag pa niya, kaya napasimangot ako. Natawa si Z, para kang anak mo pag sumisimangot. Malamang, anak ko nga eh. Natawa ako bago sumagot. Mas kaugali mo, Z. Z is for... Zelensky, sagot ko. Ayaw mo ba maikli? Sige, tawagin na lang kita sa dati. No, I like it.